Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito mga boss, magpipintura po kami ng lumang bubong. So dahil sa luma po ito, natural po na meron pong parte po dito na kinakalawang na. So panoorin po ninyo hanggang sa dulo mga boss para po makita po ninyo kung ano po ang gagawin po namin dito at kung ano po yung tamang proseso sa pagpipintura po ng bubong na ganitong klaseng luma na. Step number 1 mga boss, kailangan po nating alisin o tanggalin po yung mga dahon at dumi na nasa gutter. Dahil siyempre lumang bubong at meron po siyang mga puno, natural po na tanggalin po natin yung lahat po na mga makaistorbo sa pagpipintura po natin. Step number 2 mga boss, kailangan po nating tanggalin o alisin yung mga nakaangat na po na kalawang. Kukuskusin po natin yan gamit po ang palita o kaya espatula. Kailangan po nating gawin po ito mga boss dahil useless po kapag pininturahan po natin na meron pong mga nakaangat na kalawang. So ang mangyari po, naipit po yung kalawang sa ilalim at hindi rin po magtagal, aangat din po siya dahil nga meron po siyang kalawang sa ilalim. So kailangan po nating kuskusin bago po nating gawin ang susunod po na proseso. Sa pagtanggal po ng kalawang mga boss, pwede po natin gamitan ng grinder. Kaya lang, ang gamit po natin dito na liha ay ganito po siya. Yung ganitong klaseng liha mga boss, sumasabay po ito sa curve ng yero. So, hindi po pwede na ibang bala po ang gamitin natin, yung mga matitigas, dahil mabubutas po yung ating yero. Pero pagka ganitong klaseng liha po ang gamitin natin, hindi po siya nabubutas dahil nga sumasabay po siya sa kurba. Nababaluktot din po siya. Ang ganitong proseso mga boss ay hindi po talaga advisable ito para po sa mga maninipis na yero. So ginagawa lang po ito sa mga makakapal na yero. At siyempre, dapat professional po ang gagawa po nito. Dahil kapag hindi po marunong gumamit ng grinder yung magtanggal po ng kalawang, maring masisira din po ang bubong. So mas maigi na gamitan nyo na lang ng palita o kaya espatula para iwas disgrasya. Saka po natin gamitan ng steel brush para sigurado po talaga na hindi mabubutas yung yero. Step number 3 mga boss, gamitan po natin ng cord turbo rust converter. Ito po yung metal conditioner. So para maibalik po sa dating kondisyon yung yero bago po pinturahan, ito po yung gamitin po natin. 15 minutes lang po pagka ipahid po natin ito, ang kalawang mga boss tanggal po kaagad. Paano nga ba siya gamitin mga boss? Madali lang po, i-shake nyo muna yung container o yung galon bago nyo ibuhos. Tapos, saka po natin i-apply direct doon po sa makalawang na metal o yero. In 15 minutes mga boss, magbabago yung kulay ng yero. So, kapag nakita na po ninyo mga boss na magbago na po yung kulay ng metal o yero, kapag napahira na po ninyo nito, ibig sabihin, yun po ang indikasyon na nasa tamang kondisyon na po yung yero o metal para gawin ang susunod na proseso. Sa nakikita ninyo mga boss, ina-apply na po natin yung ating cord rust converter, yung ating metal conditioner. So kailangan lang po nating matamaan po talaga yung lahat na areas na meron pong kalawang para tanggalin po niya yung kalawang. Ano nga ba ang mangyayari mga boss kapag hindi po natin gamitan ng turbo rust converter ang ating yero o metal? Ang mangyayari mga boss kapag pininturahan po natin na hindi po natin ginagamitan nito, na hindi po natin ibalik sa dating kondisyon ang metal o yero mga boss, hindi po siya magtagal. Angat po yung kalawang dahil siyempre hindi naman po na tanggal o hindi naman po namatay yung kalawang na natitira pa habang pinipinturahan po natin na hindi po natin ginagamitan nito. Aangat po siya katagalan at kapag umangat na po siya, useless po yung ating gastos ng ating pintura at ng ating labor. So kailangan po natin gamitan po nito at siyempre pag gumamit po tayo nito, kailangan sundin po natin ang step by step para po talaga magawa natin ng tama yung ating ginagawa. Pagkatapos po ng 15 minutes mga boss, ito na, i-check na po natin kung talagang nagbabago na po yung kulay. So ito na po siya. Dating manilaw siya dahil nga sa kalawang, ngayon nangitim na po siya. So yan po ang indikasyon na nasa tamang kondisyon na po yung ating yero. So pwede na po natin gawin ang susunod po na proseso. Ano po ang susunod na proseso? Ito po ang step number 4. Kailangan po natin hugasan po muna yung ating napunasan ng rust converter.
So, ano po ang gamitin po natin pang punas dito, mga boss? Simple lang po, hindi po siya thinner, hindi po kagaya ng ibang conditioner ng metal na thinner. Pero dito, tubig lang po ang kailangan po natin gamitin. So, maaaring gamitan po natin ang basahan, ganito, at maaaring gamitan din po natin ang brush. So, dito po sa kasong ito, ang gagawin po natin, mga boss, ay gagamitan po namin ng pin brush. Bakit po? Dahil sa babad po kami sa init, so maaaring pag gamitan po natin ng basahan, mababasa yung kamay natin at masisira naman po yung ating katawan. So, gamitan po natin ng brush, pwede naman po, basta idiin nyo lang po ng husto at gawin nyo po ng dalawang beses. So, ang tanong, mga boss, bakit nga ba natin hinuhugasan ng tubig kapag nag-apply po tayo ng turbo rust converter? Hinuhugasan po natin ng tubig, mga boss, dahil sa, kung napansin po ninyo, kapag nagpunas po tayo ng turbo rust converter, nagkakaroon po ng white crystals. Yun po ang tatanggalin po natin. Magkakaroon po siya ng white crystals. So kung napansin po ninyo, mamumuti po siya yung ibang parte dahil nga sa nalusaw niya yung kalawang. Tapos kapag hindi po natin maalis yung white crystals na yun, mga boss, yan din po ang sanhi para umangat po yung ating pintura. Dahil yung white crystals na yun, mga boss, o yung namumuti po, kapag hindi po natin maalis yan, maipit po yan ng pintura, katagalan yan, magiging alikabok yan sa ilalim. So, aangat po yung ating pintura. Sa inyong mga trabaho, mga boss, kung naka-encounter na po kayo ng metal na meron na pong pintura tapos naglubuhan, tapos pag tinanggal po ninyo, ang tanong, ano po ang nakikita po ninyo? Meron pong alikabok sa ilalim po ng lumubo na yon. So, bakit nagkaroon po siya ng alikabok? O nagkaroon po siya ng pagpupulbos doon po sa ilalim? Dahil po yan sa rust converter na ginamit tapos pininturahan na hindi po inalis yung white crystals na yan. Tandaan po ninyo, mga boss, yan po ang sanhi ng paglubo ng pintura kapag ginagamitan po natin ng turbo rust converter na hindi po matanggal yung white crystal. Lulubo po yung ating pintura. So para po sa ating mga kababayan dyan na nagtatanong kung saan po ito mabili. Mabili po ito, mga boss, sa inyong mga suking hardware na malapit po sa inyo. Mabili rin po ito sa mga malalaking hardware kagaya po ng Wilcon Home Depot o kaya sa mga online shop. Basta hanapin nyo lang po itong Cord Turbo Rust Converter. Now ay may nakuha po kayong kunting idea dito po sa ating pinakitang video ngayon, mga boss. At para po sa mga baguhan na hindi pa po nakapag-subscribe, now ay mag-subscribe na po kayo, mga boss. Pakipindot yung notification bell para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa channel na ito. Ang channel na ito, mga boss, ay meron na pong mahigit 200 videos na ngayon na pwede po niyong mapanood. At sinisigurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan dito. Huwag po ninyong kalimutang mag-like at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain, mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po!